Hello guys, ngayon na yun ano ko, pasasalamatan na tao na aking customer, aking sinasabisan bilang isang manggugupit ng buho. And then, ang aking pasasalamatan ay si Lester, saka si Lennon, saka yung nanay ni Lennon, si Tita Esther, saka yung kapatid niya na babae. Okay guys, salamat kay Lester at binigyan niya ako ng favorite. Ano sabi kong favorite rin itong mga ano. Kasi bilang isang marathoner o runner, mas gusto ko yung damit na ganito. Ganyan. So ito kasi badali siyang tuyo ng pawis and thank you sa bigay mo sa akin damit. Okay. And then, binigyan niya ako ng salamat sa nagbigay. And hindi naman kasi ako masaya na tao na kung ano yung binigay sa akin, napakalaking yung pasasalamat ko kasi napansin niya ako. And then, binigyan niya ako nung mga ganitong bagay. Nung pumapasok ako sa farm, ito yung sinusuto ng mga damit. Kasi ito yung protection mo kapag magtatanim ka para hindi ka katin. Then ang pinaka tinatanim ko yung okra. Siya yun sa mga pagkain na makati. Pag ikaw ay mag-harvest, pag ikaw ay beautification, pinakaganda mo yung yung tanim na okra kasi yung mga dahon niya, siya tutuyan. Thank you sa bigay mo sa akin, Lester the Damit. Then malaking bagay sa akin 'to. Ito, gagamitin ko siya as in pag ako'y magkatakbo sa marathon, kaya ay training. Salamat sa bigay mo sa akin. Then, binigyan ako ni Lester ng pag ako yung next sound system, ginagamit ko talaga na gamit ay kulay itim. Kasi pag ako yan, no, nasa sound system ako isang staff. Madalas na, no, hindi kami ka baka malanggil mo yung video camera ko sa cellphone. Mas ang damit no itim mas maganda sa akin sa trabaho kasi hindi ako masyado madumihin. Then ito yung uniform din namin, kulay itim. Meron siyang background na pangalan ng aming mobile system. Yun. Then thank you sa bigay mo sa akin damit na itim, Lester, and thank you so much sa iyong family. At binigay din ako ng ito. Maligyan pa siya po. So kaya, alam niyo guys na galing sa politiko sa. Maligyan pa siya po. Isa sa mga paborito kong damit ay kulay puti. Kasi, puti, kahit na luma yung pantalon ko, basta nakabago akong pangitaas. Kasi madalas yung dating ginagamit ko mula nung unang taon ako sa high school, sa Municipal High School sa Las Piñas. Ang pantalon namin doon, kulay itim. So, nagtrabaho ako, kulay itim pa rin yung pantalon ko. Hanggang sa ngayon, gamit ko pa rin, kulay itim. Mas gusto kong suotin yung mga damit na kulay puti. And thank you sa bigay mo sa akin na gatong damit. Susuotin ko siya. And, isa pa sa hindi ko akalain na mabibigyan niya ako ng ganito. Dahil nga ako ay collector ako ng mga gamit ay galing sa junk shop, books, laruan, mga kung ano nung pwedeng pakinabangan na alam ko naman na magagamit ko siya as in talagang lalat mga ganito. And isa din ako sa mahilig sa music. Meron ako ditong mga 1999, 2000, 2002. Mga 1999, 2000, 2002. Isa sa paborito ko ay Red Hot. Yan. 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 Yung kantang wow. Number 6. The Seeper Song. Paborito ko siya. Paborito ko to. Number 6 ng Red Hot Chili Pepper.
Red Hot Chili Peppers. Utal kasi ako eh. Paborito ko siya. Ito. Pinakamagandang kanta nila dito. Yung bandang yan. Yan, Matchbox. Ito number one talaga. Fans ako nito. Fans ako yan. Whew! Hindi ko akalain, ha? Alapaap, Magazine, Overdrive, Ligaya, Torpedo, Huwag Kang Matakot, Pare Ko, Huwag Mo Nang Itanong, Alcohol, Maling Akala, Ang Huling and Bimbo, para sa Masa. Ito mga kantang to ay isa sa pinasabi kong paborito ko, E-Head, so Eresa Red. Para mas nauna yata yung Rival Maya bagyo yung Eresa Red. Hindi ako nagkakamali, ano? Pwede nyo po kayo correct. Nung high school ako, talagang alapaap, siguro 4th year high school na ako nun, yung El Bimbo, sa mga, ito yung lahat ng kanta nito, isa lang tungtong na pwede kong kantahin dito. Gamitin ang gitara, kundi yung yung El Bimbo. Favorite ko to, and Rival Maya. Thank you sa'yo, Lester, and binigyan ako ni Lester na Incubus. Yan. Meron ako ditong, hindi ko lang siya maano, hindi ko alam kung may napakinggan na ako dito, pero hindi ko pa siya totally yung buong album niya. Thank you sa bigay mo sa akin. The Calling. Okay. Paborito ko din to. May dalawang kanta dito na paborito ko siya. Dito, sino to? The Business. Rock. Ito yung ano yung rock. Okay. Asher Crow. May dalawa akong kanta din dito, paborito. Siyempre yung kumanta ng You! Superman! Green Department! May kanta dito, Texman, paborito ko yun. Simbang Gabi. Miss You. Picture Mo Inday. Yun, paborito ko yun. Pero alam niyo po, ang Green Department, may mga kanta silang ano, masasabi mong ano, kasi ano eh, bastos yung kanta nila. Pero, kung halimbawa, yung bastos, double meaning. Pero kung ikaw naman hindi mo siya bibigyan ng masamang intention o masamang kahulugan, masasabi mo siyang hindi bastos. Sa mga iba lang, kasi meron kasing tao na pag nakapakinig ng kanta, akala mo bastos. Pero kung unawain mo naman, hindi naman eh. Medyo meron mahalay na ano na kanta. Pero hindi naman talaga ganun. Then, hindi mo din masasabi. Sumikat sila ng mga 1999, 2000 yan. Sumikat ng bandang to. Noong high school ako, maraming sumikat ang banda. Yung Liano, Green Department, The Thief, yung kumanta ng Long Hair. So, maraming sumikat na banda. And ngayon kasi, sinisipin ka, anak, ah. Ato. Ako lang yun. Alin? Dito ka. Pa. Singa nang singa ka, eh. Yun. Paborito rin to. Paborito ko rin yan. And ito, underground music. Underground. Hindi ko pa siya napapakinggan. May mga, bilang, kasi lumang pagkatawa yung mga mahilig ako sa mga movie na ka, mga movie, so may kinalaman sa mga yung underground movie, yung mga patayan, yung ganun. Medyo dati, takot talaga ako nun. And ayoko talaga siyang panoodin. Yan. Pero may binigyan naman ako. Siguro, depende rin naman kasi nung mga high school ako, meron sumikat na ano, na nag-viral, yung tape pa nun eh. Siyempre, iba ng technology ngayon. Yung technology nung ngayon, hindi na kagaya yung dati. Merong tape, cassette tape, kapag binaritad mo siya, merong tendency na magsasalita ng para mga demon songs. Pero, hindi mo naman kailangan ibaliktad yung tape eh. Kasi, pag pinatutog mo siya, akala mo may nagmumurang demonyo. Yun yung ginawa ng mga matatay nung nakadiscover na. Pero, pag talagang pinakinggan mo siya,
As in talagang, mga ganun-ganun. Eh, di ba naman kailangan pag-tugi at baligtarin mo yung cassette tape? Kasi pangit nga lalabas doon. Kasi, ano mo siya, ni-reverse mo siya. May talagang may papakinggan ka, talagang demonyo talaga yung kasalita, yung kumakanta. Pero, ang ikot naman kasi ng ating mundo, di ba, merong ano, access siya. Di ba naman kailangan ibalik yung mundo eh, pabalik sa nakaraan. Kasi, doon ka naiikot sa mismong present. Yun. Hindi mo pwedeng ibalik ang mundo o yung oras. Kasi yung mga naka-discover nun, yung cassette tape, binaligtad nila. Talagang, pag pinatugtog mo yung tape na yun, lalabas talaga na parang may merong devil, merong sabihin mo, nagmumura, o ganun-ganun. Mga devil, ano yun, devil songs. Pero ngayon, hindi ko alam kung meron kasi yung mga tao may sa mga underground music, may mga underground movie, yung mga spiritual, yung mga ganun. And siguro, ano lang, kailangan mo lang i-upgrade yung sarili mo o ano ba meron doon sa movie yon? Ba't pinapanood mo o gusto mo makakita ng mga experience o ano yung mga karanasan nila? And nasa kanila yun. And ako dati, yun yung mga pagkatao. And nanonood din ako ng mga ganun. And inayawan ko na kasi once nakapanood ako ng mga ganun nakakatakot. Hindi na nawawala sa isip ko yun. And medyo instruct na ng magaling magpaya sa akin na huwag ka na manood dun. Kung hindi mo naman sa kayang labanan o I think na kaya mo siyang pag nakapanood ka, pwede mawala na lang. Kasi ang problema, pag nakapanood ako, hindi siya nawawala. And ngayon, medyo mainit. Thank you kay... meron pa pang isa. Si Nina. Alam niyo ba sa ASAP, si Nina yung pinakamagandang babaeng para sa akin. For me, kasi sa mata, ganda ng mata niya, sinita, sa height, sa buhok, ganda ng buhok niya, sa ngipin, pasado, pasok na pasok, level up. Maganda siyang umawit, magandang boss niya, magandang mukha niya, magandang mata niya, and na-in love talaga ako sa kanya. Totally in love ako, pero hindi naman niya ako kilala. And Nina, nasaan ka man ngayon, shout out sa'yo. Number one fan mo ako. Kung may number one, number two, and only one. Thank you kay Lester kasi binigyan niya ako ng... Ano ba to Lester? Original ba to? Ha? Original ba to na ano? Na kay Nina? Okay. So, pag tumingin kayo ng ganito, alam niyo kung ito'y original o local kasi dito pa lang. And thank you talaga, Lester, dahil binigyan mo ako. Sir Lester kasi ang apelido niya Rojas. And thank you, Lester Rojas, sa binigyan mo mga gamit sa akin. Mga CD, favorite mga album na mga singer, artist. Thank you so much sa'yo. Dami mo binigay sa akin. Mga damit na kusunado ko talaga yan. And ngayon, napakainit niyan, guys. Meron akong ipapanood sa inyo. And meron ako ditong health wrap. Ito si Motolite. And dito ka, Mika. Dito ka. Ayun mo. Kapit mo nga ito. Assemblein mo nga itong ating, ano, yung ating ilaw. Yan. Assemblein siya. Dito ka, dito ka. Dito ka. Yung ano, collection natin yan. First my, ano, dito kalito ko po ka. Ayan. First my, ha? Nagwa tayo ng ano, ayan, meron tayo dito magaling na batang electrician. Walang iba si Ella. So, guys, ayan ba, nakikita niyo ba siya? Ayan, dito ka. Nasa lang abin na. Fun. First my fun. Electric fun. Eto. Baka nakita ko lang kanina. Hindi kailangan kapit yung ano. Andiyan ba yung ano? Meron kami ditong sorry.
Ayan, boy, anak eh. Yun. Alam mo siya, ano. Hindi ko nga naka ito magpapit. So, pakigyari ko nga pala sa inyo. Dito ka, hello. Dito ka. Hello. Yan. Hindi dyan, ito bunang gamitin rin. Hindi, ito ka buna. Ikapit mo buna pala dyan. Yan. Okay. Ikapit mo. Maluto ko. Testing. Yun. Tapos hindi mo siya magagamit ng malapitan. Marunog siya. Ayan. So, makikita niyo, pinabit ni Ella yung... Ayan. Paano magtatap sa'yo yan? Ayan. Ayan. Ikaw lang may hangin, ako wala. Okay. So, alam niyo ba guys, na isa ako sa mahilig mong reaksyon ng ano, ng mga ganito. May tawag sa ganyang tao. Mahilig mong reaksyon ng mga ganito. Ayan. So, hindi lang yan. Meron pa ako. And then, meron tayong... Kung magpapakasal kayo, maganda ang gantong album. Maganda yung gantong invitation. Ayan. Kung may ligay sa mga mag-travel. Ayan. Then, maganda to. Ayan. Maganda yung ganito. Ito sa mga nagustuhan kong invitation to, decente, tapos maganda siya. Pero mag-add na kayo mas mura, no? Then, napailo na nung ano na kumamit tayo kasi sobrang init. Kailangan natin ng pan. And then, ito yung ginagamit kong ilaw sa bahay namin. So, para hindi ako pawisan. Nabit na nung anak ko. Pamantara ka? Ha? Meron. Meron, hindi tayo sa pinis. Papa. Amen. Ayan. So, hindi ako masyado nainita na. Okay. Then, alam nyo guys na bumili ako ng damit sa Ukay-Ukay. Ayan. Long sleeve din. Kasi may ligaw sa kulay blue. Ito, may ligaw ako sa mga gantong damit. Ombro. Ayan. Then, okay, ano pa? Yan. Ang daming contact number. Yan, blue. Galing to sa may isang tindahan na itinapon na yung kanilang mga ayun to, ang tawag dito. May tawag dito eh. Kung kailan nagpa-load, yung contact number, tapos yung trace number, yung load amount, tapos load balance. So, meron. Daming number ano. Tinapon nila, tinanggap ko naman. Ba't kailangan ko ito? Hindi ko naman kailangan yung... Kasi... Pag magpapaano... Tuloy nyo ba na... Kapag magsasingin kayo sa Gmail... Kailangan nyo ng ano... Kailangan mo ng cellphone number... And... Sa Yahoo naman... Kailangan mo din ng contact number. Dati kasi... Sa Yahoo... Kapag nag-register ka doon... Hindi na hinahanapan ng ano... Hindi na siya hinahanapan ng cellphone number... Pero sa Gmail ngayon... Kailangan mo talagang meron kang cellphone number. Hindi pwedeng wala. Hindi ka makapag-register na wala kang
cellphone or mobile number. And yun lang. And then, ito, sinabi ko nga na mili ko kong mga collection ng mga, parang hindi ko ang tawag dito, documentary, ano, hindi naman siya documentary stamp eh. May tawag dito, and naka-influensya lang sa akin yung si, ano, Cecilio, si DJ Bong, and mahilig siya mga collection ng ganito. Ano nyo guys, kapag ikaw ay na-influensya ng isang tao, pasalamatan mo siya, and nagpapasalamat ako sa mga tao na naka-influensya sa akin, mahilig magtanim, mahilig mga collection ng books, mahilig mag-collection ng mga music, mahilig mga collection ng mga bagay-bagay. So, dito lang ako sa bahay, nagbibideo ko, kung ano meron ako na binibili ko sa junk shop. Yung iba naman, bigay sa akin, bigay yung damit, bigay yung mga books, bigay yung iba. So, nilalagyan ko siya ng ano, ng caption. Bawa, ito ay bigay ni, sample, bigay ni Super Mario. Yun, may caption siya nun. Then, sulat ni Jericho. Yun, may caption siya, nagalito kay Jericho. Ganun kasi ako. And siyempre, wala pa naman ako sa sariling bahay, kaya hindi ko siya ma-establish ng ganun. Halimbawa, yung mga nakatulong sa akin sa pag-aaral ko, nilagay ko din siya. And nilagay ko yung mga pangalan na tumulong, yung mga agent sa akin, mga naging kaaway ko, naging best friend ko. So, nilagay ko siya doon. As in, talagang naging bahagi na siya ng buhay ko. And ano pa, dati may calling card ako. Yan siya. And thank you sa taong gumawa nito. Hindi ko siya ginawa, idea niya to. Kasi yung life freelancer ako, talagang todo support ako para lang kumita ng pera. And yung akala ng iba, hindi ka naghahanap buhay. Pero dati talagang ano, prosigido ako. Kakunti pa lang yung alam ko sa computer. Talagang nagtsaga ako mamigay ng calling card, mag-service, para lang dumami yung kaalaman ko, experience. And nagtanong din ako sa iba para lang masolusyonan ko yung kaalaman na dapat kong malaman, and nakatulong din sa akin ibang tao. Alam niyo guys na nung isang technician ako, isa din sa pinaka-importante talaga ay meron kang alam sa first aid. Mga safety, paano ka hindi makukuryente, paano pag inaksidente ka, and nakatulong sa akin itong books na to. Australian siya. First aid. And hindi naman ako ganun. Napili ko lang siya sa junk shop. Itong junk shop na to, napakabait sa akin ng pamilyang ito. And makikita mo po siya, yan o, junk shop. Ganun sa junk shop. And Australian first aid siya. And dito po, marami po kayo matutunan. May mga warning, tapos meron dito yung open, close, paano mo siya may ano, paano mo siya, paano mo, bawa, napilayan ka, paano may kuklose yung bagay na yun, bawa ito, naka-close siya, i-open mo yan, ibubuka mo para lang mabigyan mo siya ng first aid. And then, marami siyang guide, yung road safety, yung car, so, marami siyang mga equipment, basic equipment. Maganda din yung books na to, paano mo siya tutulungan, yung tamang paghiga, paano mo siya bibigyan ng ano, paano mo siya ititindig, paano siya paupuin, paano mo siya tutulungan lumakad, and more in talagang ano, ang binibili ko yung mga books ko sa junk shop talaga. And yung junk shop na yun, talagang salamat din ako sa pamilya ng may-ari ng junk shop, kasi pumapasok ko sa loob ng mga nung gamit nila, then yung sa mga books. And napakahilig ko, kung magkakaroon ako ng sarili kong bahay o kwarto, makikita mo, dami kong books na pwede niyong pasukin o imbitahan ko kayo para makapag-research po kayo na meron akong bagay na may tutulong. And hindi ako madamot sa pag ikaw gusto mo magbunta sa bahay namin, then yung gusto mong idea o reviewer, yung meron ako, i-share ko sa'yo, kwentuhan tayo. And nung nag-aaral ako, para lang pag-review ko nun, one-on-one kami, tanungan kami sa subject na i-examine namin. And nakatulong sa akin yung one-on-one, tapos meron akong itatanong sa kanya, sasagutin niya. And meron akong siya tanong na sasagutin ko. And madalis yung ano, verbal yung pag-review namin. And madali akong makaano ng sagot. And then, alam niyo ba, na
pag gusto mo talagang matuto, may paraan talaga, basa ka ng basa. Wala talagang ano, walang madaling mag-aral kapag ano, gusto mo siya. Malaking maliit. Maliit lang. Malaking lang. And then ano, meron tayo ditong books na ano, The Ins and Outs of Metro Manila. Alam niyo po, 1978 ako pinanganak and hanggang ngayon, ito yung 1978 siya. And makikita mo siya guys, ayun o. 1978. Remember? First edition to, 1978. The Ins and Outs of Metro Manila. Yan. So, halimbawa, pupunta ako ng Metro Manila. Alam ko na yung mapa. Mandaluyong. So, ayan. Barangka. Barangka, Mental Hospital. Medyo malayo yun ah. Julu. Palanan. Ano ba to? Sanchez. Policarpio. Bilapas. Ano ba to? Sanchez, Bernard, Captain Lopez, Isaac, ano ba to? Mga Guevara, George, ano to? Wakwak, ano to? Maharlika, ano to? Yaga, Payapa, Kasipagan, medyo ano, Mandaluyong, dyan din ako nanirahan ng ilang araw kasi meron ako naging kaibigan dyan sa GLC, o ngayon bago na siyang pangalan, GRU. So, Jose Rizal University, ngayon siya, ngayon bago na siya. And, yung tapat nun, tindahan ng yellow. And, dyan ako tumira ng ilang days, then meron ako na-meet na kaibigan. And, meron tayo ditong inside, in and out of Metro Manila. So, meron tayong mga gatong books. Kasi yung books na to, first edition siya na 1978 hanggang ngayon, 2019 na, meron pa rin tayong natatagong gatong libro. And alam nyo guys, kung saan ko siya binili. Binili ko siya sa junk shop. And ano, kaya kailangan pag-ingatan kasi edad ko po yung libro ito. Hanggang ngayon, maayos pa rin siya. And kasi edad ko po siya, 1978. Tapos, so, meron tayong mga collection. Kasi batang junk shop ako. Ayan. So, ngayon, makikita nyo, guys, na umaandar yung aking, yan o. Paano nyo po malalaman na umaandar yan? So, mag-try po kayo ng isang papel. Ayan. So, nagbibigay siya ng hangin sa akin. Ang gamit ko po yung motor light. Yung motor light ito, bili ko lang sa junk shop. Ayan. Ayan siya. 12 volts lang siya. Yun ang ginagamit namin ilaw sa bahay na ito. And then, ano pa ba? Meron tayo dito, information. Personal information. My name is Miguel. Address ko, Lucena City. Home address ko, Lucena City din. Contact number, pwede nyo nasa YouTube ko. Okay, in case of emergency, syempre, in case of emergency, pangalan ng nanay ko. Wala na yung tatay ko kasi pumano na siya. Then, contact number, syempre, cellphone ng nanay ko. Binabasa ko lang to, pero hindi ko nilalagay yung contact number ko. And, syempre, yung family, okay, sa no hospital. Syempre, mayroon lang ako. Syempre, pag residente ako ng Lucena, makukumpay na ako sa memorial at saka sakali. Pero, binibigyan na ngayon ng hospital na yun. Kapag ang mga taga-Lucena, makumpay na lang sa MMG. Yan. Ako po yung kauna-unahang lalaki o bata ay pinanganak sa MMG. Yan.
St. Anne. Okay, ako po yung kauna na 1978. Sandaan. Bakit? Tapos, may pre-health ako, may pag, wala akong pag-ibig. Driver's license, dati mayroon akong driver's license student, hindi ko na siya na-abiyad. Balik na ulit ako sa student. SS number, meron ako niyan. TIN number, wala po ako niyan. Passport, meron ako. Kailangan ko na kumuli ng bago kasi ano siya, paso na siya. Hospital siguro, ano, MMG o doctor hospital o kaya may kasampu ng kailangan. Excuse po. Wala akong billing. Wala kami ko sa billing contador. Wala kaming kuryente, wala kaming portal ng tubig kasi ngayon nangungupa, ano, di kami umupa, patira lang kami sa bahay na to. Salamat sa pamilya ng patira sa bahay na to, sa nakikitira lang kami, then sa nanay ko to. Dati may sarili kaming, ano, kuryente, may sarili kaming tubig, sariling, lahat may sarili kami, then nawala yun. Kasi, nagkaroon ako ng kapatid na, no, na naparewa. Then, siyempre, naubos yung pera namin, ni mama, kasi si mama, hindi siya masinot sa pera, kaya, yun, nagkaletse-letse yung buhay namin. Then, ngayon, 2019, medyo si mama, ano na, aware niya sa mga taong umutang sa kanya, pera na ni mama, tapos, kaaway mo pa yung pinautang mo. Kaya, medyo nadala na siya. By experience din. Dati kasi si mama galante, ayan, marami siya pinagdaan ng hirap. Tapos ngayon, parang napapasin ko na unsur pinababago yung buhay niya. And siyempre, hindi lang maiwasan sa kanya yung paninigarilyo. Lahat sila naninigarilyo, maliban lang ako, hindi talaga ako naninigarilyo. And, siguro ito lang yung may bibigay kong information, personal information. And, ano pa ba? Okay? Wala na akong mga ano. Alam niyo guys, maganda rin kasi meron kang mga gastong contact. Emergency hotline. Ayan, meron kang pag nasunugan, meron kang number ng Bureau of Fire Protection. Tapos meron kang yung CPS, yung health office. Tapos meron kang traffic enforcer para alam mo, bawa, meron kabanggaan dyan. So makakatawag ka agad. Ikaw. Para masusunod yung traffic, para may dumating agad ng mga traffic enforcer, yung kabangkaan, maayos agad. So, makakatulong ka talaga. Halimbawa, Red Cross ako. Parati ako nag-donate ng dugo every year, meron akong tatlong regular na binubuntahan. Halimbawa, Carlos Super Drugs, isa ako sa mga nag-donate doon. Then, yung Brigada News FM. Sa Lucena, meron silang mga donation sa Philippine Red Cross. Mismo sila yung kanilang radio station, then connect, naka-tie up sila dun sa, parang ganun eh, parang iniimbita nila yung Red Cross, then sa kanila yung ano, ga-announce din sila. Sa loob ng isang taon, meron ng tatlong binubuntahan na nag-donate ako ng dugo. Ngayon, 2019, so May, wala pa akong na papakinggan sa radio na meron ngayong donation na ng announcement ng Red Cross, ngayon wala pa. And then alam mo yung number na merong bagyo, yung tinatawag na DRRMC, yan. Kahit na mabilis silang mag-text, kahit nga hindi ko alam yung number nila, kapag merong dindol, bagyo, sila agad yung nag-text sa mga number, may mga cellphone, ang bilis nila mag-text agad, bibigyan ko nila ng advice na meron din doon ngayon. Then, yan, mga ibang hospital sa Lucena, yung Lucena United Doctor Hospital, Mount Carmel, MMG General Hospital, tapos Quezon Medical Center, MMG Plaza, St. Anne General Hospital. Ako po yung kauna-unahang batang ipinanak sa MMG Hospital. And 1978 din po yung librong to. Yun lang, and thank you sa nagbigay ng damit.
saka chocolate, saka dun sa coffee na ininom ko at saka tinapay. And sa kwentuhan namin ni Lost Up, thank you sa magandang senior niya sa akin na tungkol sa ano nga ba yung pag-usapan namin. Madami. Yun. Hindi pa rin siya nagkasawa sa aming pagbuti. And thank you, and sana mapanood mo itong video nito. Ano pa ba? Yun lang, and thank you so much sa panonood mo. Hindi ka nagkasawa, and naano ko na masaya ako kasi pinapanood mo ko. And sana makapagbigay ako ng magandang, ano, magandang influence sa'yo. And magupitan kita na hindi ka, maano, hindi ka, yung bagong, ma, hindi ko lang kasi ako wala kasi ako panggupit na maayos-ayos eh. Alam mo, pag nagkaroon ako, bibigyan kita ng, ano, ng magandang gupit. Yun lang, and bye-bye for now. God bless you sa'yo, and thank you so much sa panonood mo ng video ko. Yun lang, and bye-bye.